Magandang umaga, Pilipinas. Oy, kamusta na po kayo, mga kababayan? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Oras po natin, 4:02 minuto, makalipas po ang 4:00 ng umaga. Maayong aga, Lalain. Maayong aga, amigo, at happy Monday. Hello naman po sa ating mga taga-subaybay na maagang gumising ngayong umaga. At syempre, maayong buntag sa mga Bisaya. Buenos dias, amigo. Salamat po sa Diyos sa panibagong pagkakataong kaloob po sa atin sa araw na ito. Good morning, Kuya, at magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, 17 sa buwan ng Enero taong 2022. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At ako naman po si Lalain Moreno, maghatid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Average daily COVID-19 cases sa Pilipinas sa nakalipas na isang linggo, umalo na sa 34,000. Hataw Balita. Department of Health kinumpirma na may community transmission na Omicron variant sa Metro Manila. Peak ng COVID-19 surge sa Pilipinas, posibleng sa Pebrero pa maabot ayon sa Department of Health. Hataw Balita. Implementasyon ng no vax no ride policy sa NCR simula na ngayong araw. LTFRB nagbabala sa mga mamemeke ng vaccination card. Hataw Balita. Mga hindi pa bakunadong barangay captain sinimok ng DILG na mag-resign o mag-leave na muna. Hataw Balita. Vice President Lenny Robredo nanguna sa laki na ng ginasto sa advertisement sa Facebook. Ferdinand Bongbong Marcos, walang Facebook ad spending pero maraming memes. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, all-time high ang arawang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa nakalipas na isang linggo. Base sa datos ng Department of Health, mula January 10 hanggang kahapon, nakapagtala ang bansa ng 34,401 average daily COVID-19 cases, mas mataas ng higit 100% mula sa sinundang linggo. Noong Sabado, naitala ang pinakamataas na kaso sa loob ng isang araw na lagpas 39,000. At kahapon naitala ang pangatlong pinakamataas na kaso na lagpas 37,000. Sa kasalukuyan, mayroong 3,205,396 total COVID-19 cases ang Pilipinas. Sumipa rin ang arawang aktibong kaso o yung mga nagpapagaling pa. Mula January 10 hanggang kahapon, nakapagtala ang bansa ng 231,182 average daily active cases, mas mataas ng higit 200% mula sa sinundang linggo. Sa kasalukuyan, 287,856 ang active cases sa Pilipinas. Hataw Balita. Pagdating naman sa average daily recoveries mula January 10 hanggang kahapon, nakapagtala ang bansa ng 11,519. Mas mataas ng 100% kumpara sa sinundang linggo. Ngayon, mayroon ng 2,864,633 total recoveries ang bansa. Katumbas ito ng 89.4% ng total COVID-19 cases. Tumaas rin ang average daily deaths na pumalo sa 109 mula January 10 hanggang kahapon. Mas mataas ng 31.3% sa sinundang linggo. Sa kasalukuyan, 52,907 na ang total deaths sa bansa. Hataw Balita. Bumabagal na ang pagdami ng COVID-19 cases sa National Capital Region ayon sa isang grupo ng mga eksperto. Anila, posibleng indikasyon ito na malapit nang maabot ng rehiyon ang peak, pero posible ring dahil ito sa limitadong testing capacity. Si Fe Gayapa, humahataw. Hataw Balita. Sa datos ng Department of Health na minomonitor ng Octa Research Group, unti-unti nang bumababa ang positivity rate sa National Capital Region. Mula sa naitalang pinakamataas na 54%, bumaba ito sa 50% as of January 14. Ang growth rate na pumalo sa higit 70% noong huling linggo ng Disyembre, bumaba naman sa 70% as of January 15. Ayon sa Octa,
Ang pagbagal ng pagdami ng COVID-19 cases sa NCR ay posibleng dahil sa dalawang rason. Una, malapit na maabot ng rehiyon ang peak ng COVID-19 surge. At pangalawa, hindi na sapat ang dami ng mga natetest sa dami ng mga nagkakasakit. Ayon kay Octa Fellow Professor Guido David, kung bumaba ang mga bagong kaso sa susunod na mga araw, posibleng malapit na maabot ng NCR ang peak. Pero kung patuloy na tataas ang kaso, posibleng dahil ito sa limited testing capacity. Samantala, kinumpirma ng DOH na may community transmission na ng Omicron sa NCR. Dito po sa National Capital Region, we are seeing community transmission dito po sa NCR nitong Omicron variant. Bagamat hindi ho nakakahabol ang ating whole genome sequencing, we already have determined that there are local cases already. At sa nakikita nating trend ngayon, ito po yung characteristic talaga ng Omicron variant. Yung mabilis na pagkalat, yung very steep rise in the number of cases, no, as day passes, yung doubling time po na every 2 days na napakabilis, ito po ay lahat characteristics ng Omicron variant. Ayon sa DOH, bagaman bumabagal na ang pagdami ng kaso sa NCR, patuloy pa rin itong tumataas. Kaya patuloy na paalala ng kagawaran, sumunod sa mga ipinatutupad na health protocols at magpabakuna. Kapag nakaramdam ng sintomas ng COVID-19, agad na mag-isolate upang hindi na makapanghawa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Fegayapa, humahataw! Hataw Balita! Posibleng abutin pa ng Pebrero bago maabot ng Pilipinas ang COVID-19 surge. Ito ay kahit pa bumaba na ang kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Si Leslie Widem, humahataw. Hataw Balita! Noong Biyernes, Sabado at kahapon, naitala ang pinakamataas na bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas na pumalo mula 37,000 hanggang 39,000. Pero sa kabila nito, naniniwala ang DOH na hindi pa naaabot ng buong bansa ang peak ng surge. We are still yet to see the peak, no, na baka po mangyari sa dulo po ng buwan na ito or even later about second week of February. At nakikita ho natin na maari pang magdoble ang numero ng active cases natin compared to today by that time of February 15 po. Sang-ayon ng Octa Research Group na hindi pa naaabot ng Pilipinas ang rurok ng surge. Ayon kay Octa Fellow Professor Guido David, kahit pa mag-peak na ang kaso ng National Capital Region, unti-unti pa lang tumataas ang kaso sa ibang rehiyon. Sa datos ng DOH, bukod sa NCR, nakakita na rin ang paglobo ng kaso sa Calabarzon, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Eastern Visayas at Bicol Region. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita! Hoy, para po sa mga kababayan natin sa Metro Manila, huwag kalimutang dalhin ang inyong vaccination cards kapag lalabas. Dahil po ngayong araw na ang simula ng pagpapatupad ng no bakuna, no ride policy. Sa mga may balak na mameke ng vaccination cards, may babala po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Si Jenica Cruz, humahataw. Hataw Balita! Simula ngayong araw, bawal nang sumakay ng kahit anong uri ng pampublikong transportasyon sa Metro Manila ang mga hindi pa nakakumpleto ng bakunan laban sa COVID-19. Inatasan na ang lahat ng attached agencies at sectoral offices ng Department of Transportation na siguraduhin lahat ng mga operators ay magpapasakay lamang ng mga taong fully vaccinated. Para makasakay, kailangan may presentang physical na kopya o digital copy ng vaccination card, lakip ng government-issued ID na mayroong address. Hindi kasali sa pulisiya ang mga may medical na kondisyon kaya hindi pwedeng bakunahan. Pero bilang pruweba, kailangan may presentang medical certificate na may pangalan at contact details ng doktor na pumirma. Exempted din ang mga bibili at a-access ng esensyal na pangangailangan at serbisyo. Pero kailangan kumuha muna ng health pass mula sa barangay. Tutulong po kami hanggat maaari ay this is more of a protection sa mga unvaccinated po natin. No? Dahil nakita naman natin sa dami talaga po ng kaso ngayon.
May babala naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga nagbabalak na mameke ng vaccination card para makasakay. Ayon kay LTFRB National Capital Region Director Zona Tamayo, ang mga mahuhuli ay maaaring patawan ng criminal offense dahil sa falsification of documents. Nauna na rin sinabi ng DOTR na ang mga lalabag ay maaaring patawan ng parusa base sa mga ordinansa ng mga lokal na pamahalaan kaugnay sa paghihigpit sa galaw ng mga hindi pa bakunado. Ayon kay Tamayo, babalaan lamang muna ang mga mauhuling unvaccinated commuters sa unang linggo ng implementasyon. May mga idedestinong mystery passengers sa mga pampublikong transportasyon upang masigurong maipatutupad ang nasabing polisiya. Nauna nang tinutulan ng ilang individual at grupo ang no bakuna, no ride policy dahil anila sa diskriminasyong na idudulot nito. Pero giit ng DOTR, hindi ito diskriminasyon kundi proteksyon sa kalusugan ng mga hindi pa nababakunahan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Jenica Cruz, Humahataw. Hataw Balita. Simula ngayong araw, hindi na muna tatanggap ang mga pangunahing domestic airline companies sa bansa ng mga pasaherong hindi pa bakunado kontra COVID-19. Particular ito sa mga babiyahe papunta o galing sa Metro Manila habang nasa ilalim ng COVID-19 Alert Level 3 o mas mataas pang alerto ang rehiyon. Alinsunod ito sa no vaccination, no ride policy na ipinag-utos ng Department of Transportation. Exempted naman dito ang mga unvaccinated citizen na hindi pa makapagpabakuna dahil sa medical condition at mga babiyahe para sa essential goods and services. Ngunit dapat ay may maipakita ang kaukulang dokumento ang mga pasahero na nagpapatunay na sila exempted sa restriksyon. Kailangan ding makapagpakita ang mga ito ng negatibong resulta ng RT-PCR test na kinuha sa loob ng 48 oras bago pumasok sa terminal ng paliparan. Habang ang mga fully vaccinated passengers naman ay kailangan magpresenta ng valid government identification at vaccination card na nagpapakita na 2 linggo higit pa na sila ay makakompleto ng bakuna. Hataw Balita! Naglunsad naman ang crackdown ng Philippine National Police laban sa mga gumagamit ng peking vaccination cards. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, sasampahan nila ng kasong kriminal ang sinumang mahuhulihan ng peking vaccination cards. Ang mga makakasuhan ay maaring makulong ng 1 hanggang 6 na buwan at multa na 20 hanggang 50,000 pesos. Ang paghihigpit ng PNP ay kasunod ng mga napaulat na paggamit ng fake vaccination card sa Cotabato City. Sinabi pa ng hepe ng pambansang pulisya na inaasahan na nila ang gagawing pandaraya ng ilan upang makalabas ng bahay kasunod ng pagpapatupad ng pamahalaan na no vaccination, no entry policy sa mga establishmento at no vaccination, no ride policy naman sa mga pampublikong sasakyan. Hataw Balita! Matapos ang paglilimita ng pamahalaan sa galaw ng mga hindi pa bakunadong residente, sinabi ng Department of Interior and Local Government o DILG na dapat mag-resign o mag-leave na lamang ang mga barangay captains na hindi pa bakunado. Si Fega Yapa, Humahataw. Hataw Balita! Hinimok ng Department of the Interior and Local Government ang mga barangay captains na hindi pa bakunado na mag-resign o di kaya mag-leave sa pwesto hanggat hindi pa natatapos ang COVID-19 pandemic. Sa isang panayam kay DIL Gender Secretary for Barangay Affairs Martin Dino, sinabi nitong nakakahiya kung ang nangunguna sa pagpapatupad ng batas ay nananatiling hindi pa bakunado. Bagaman hindi pa tiyak kung mayroon bang local officials na hindi pa bakunado, sinabi pa rin nito na maaaring arestuhin kahit nakapitan pa ang katungkulang hinahawakan nito. Aniya, walang exempted sa ipinapatupad na batas at marapat lamang na maging halimbawa ang mga local officials sa mga nasasakupan nila. Ang naturang babala ng DILG ay kasunod ng inilabas na direktiba ng ahensya matapos ipinag-utos ni Pangulong Duterte na tukuyin ng mga barangay officials ang mga hindi pa bakunadong residente sa mga lugar na kanilang hawak. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Fegeapa, Humahataw!
Hataw Balita. Pansamantalang sarado ang Rizal Mega RT-PCR Testing Facility, kaya ang mobile antigen testing ng lokal na pamahalaan ang aarangkada ngayong araw. Si Jenica Cruz, humahataw. Hataw Balita. Unang 1,000 katao ang pwedeng mag-avail ng libreng rapid antigen test. Simula ngayong araw, aarangkada na ang swab cab o mobile antigen testing ng Rizal LGU. Bukas ito simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at nakapwesto sa Inares Center katabi lamang ng Kapitolyo ng Antipolo. Tumatanggap ng mga walk-in at non-Antipolo City residents, magsuot lamang ng face shield at mask, magdala rin ng ID, sariling ballpen at vaccination card kung mayroon. Kaugnay ito ng pansamantalang tigil operasyon ng Rizal Mega RT-PCR Testing Facility. Dahil sa kasalukuyan, nagpapagaling ang mga health worker na nahawahan ng COVID-19. Samantala, as of January 15, 2022, umabot na sa 4,418 active cases at 516 new cases naman ang naitala sa lalawigan ng Rizal. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Rizal, Jenica Cruz, humahataw! Hataw Balita! Simula ngayong araw, obligado nang magpabakuna contra COVID-19 ang lahat ng mga empleyado ng pribado at pampublikong sektor sa probinsya ng Aklan. Sa inilabas na executive order ni Aklan Governor Florencio Miraflores, ang mga on-site workers tulad ng permanent contractual job orders, probational at trainee ay dapat fully vaccinated. Maging ang mga nasa transport sector, private at public establishments ay bakunado rin para maituloy ang kanilang operasyon. Inatasan nito ang lahat ng mga establishmento at employer na i-require ang kanilang mga eligible empleyado na magpaturok na. Hindi iti-terminate ang mga hindi pa nagpapabakuna, ngunit kailangan nilang magpa-swab test kada 2 linggo sa sarili nilang gastos. Maaari namang tanggihan o hindi papasukin ng mga establishmento ang mga partially o not vaccinated na maka-avail ng kanilang services maliban na lang sa mga emergency cases. Hindi naman sakop ng vaccination requirement ang may mga medical clearance o mga hindi talaga pwedeng bakunahan. Hataw Balita. Sa Sorsogon, nililimitahan na rin ang paglabas ng mga hindi pa bakunado, pati ng mga minor de edad at matatanda dahil sa nararanasang panibagong surge ng COVID-19 infections. Si Mark Espayos, humahataw. Hataw Balita. Epektibo simula kahapon, nasa Alert Level 3 na ang lalawigan ng Sorsogon dahil ito sa mabilis na pagdami na naitatalang kaso ng COVID-19 sa probinsya sa nakaraang 2 linggo. Sa ulat ng Department of Health nitong Sabado, halos 100 na ang aktibong mga kaso mula sa 3 lamang noong January 1, pinakamarami sa Sorsogon City at sa Bayan ng Bulan. Sa Sorsogon City, nagpalabas na ng kautusan si Mayor Esther Hamor at pinagbawalan na lumabas sa mga minor de edad at matatandang edad 65 anyos pataas, pati ang mga buntis at may comorbidities, maliban kung dahil may mahalagang gagawin o papasok sa trabaho. Mga bakunado lang ang papayagan dumalo sa mga meeting, pagtitipon at iba pang mga okasyon gaya ng kasalan at birthday party at maging sa religious gatherings. Bawal din muna mga di pa bakunado sa mga dine-in services sa mga restaurant at sa barbershops, salon at spa. Sa bulan Sorsogon, hanapan na ng vaccination card bago makapasok sa mga department store at supermarket, restaurant, banko at iba pang mga establishmento. Paliwanag ni Mayor Romeo Gordula, kung tutuusin, maluwag pa nga ang kanilang pinatutupad na protocols. Hindi rin na niya ito diskriminasyon at hindi nila pinipilit na magpabakuna ang mga residente. Ayon pa sa alkalde, magluluwag naman agad sila ng protocol oras na makitang bumaba na ang mga aktibong kaso ng COVID-19. Sa buong Bicol, tanging ang Masbate na lang ang hindi pa umabot sa Alert Level 3 dala ng banta ng Omicron variant. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Mark Espayos, humahataw. Kaya mamaya, Lala, no, abangan natin itong paano ipatutupad o yung implementasyon itong no box, no ride policy sa NCR at sa iba't ibang bahagi na rin ng ating bansa. Kagaya dyan sa lugar mo, Lala. Tama ka dyan, amigo, na pero may mga balita tayo narinig na medyo problema sa transport sector itong
paghahanap o pag-isa-isa sa mga pasahero ng kanilang vaccination card, amigo. So abangan natin mamaya yan kasi dito ay papatupad na rin yan this week, amigo, no? Sige, abangan natin yan at abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Pilipinas. Hataw Balita! Halos 2 pisong taas presyo sa kada litro ng diesel inaasahan ngayong Linggo. Hataw Balita! Vice President Lenny Robredo nanguna sa lakina ng ginastos sa advertisement sa Facebook. Ferdinand Bongbong Marcos walang Facebook ad spending, pero maraming memes. Hataw Balita! Suspek sa pambobomba sa isang bus sa North Cotabato, napatay sa manhunt operation ng mga otoridad. Hataw Balita! Patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Pilipinas! Our mouth is one of the dirtiest parts of our body with 615 types of bacteria. Brushing our teeth twice a day and flossing once a day help to reduce the bacteria inside our mouth. Avoid eating too many sweets. Sugary foods are sources of plaque, which contains bacteria that accumulates on teeth. A regular visit to your dentist for the overall assessment of your oral health is also important. For more healthcare tips, watch UNTV, your public service channel. Hoy, 4 minuto makalipas po ang 5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, abiso po sa mga motorista. Dahil sa 3rd sunod na Linggo, muli na namang magpapatupad ang big-time oil price increase sa mga kumpanya ng langis ngayong Linggo. Tinatayang tataas ng 85 centavos hanggang 1 peso ang kada litro ng gasolina. 1 peso and 70 to 80 centavos naman ang inaasang madaragdag sa presyo ng diesel, habang 2 pesos and 10 to 20 centavos price hike naman sa kada litro ng kerosene. Hataw Balita! Magsasagawa ng libreng random COVID-19 antigen testing ang LRT1 ngayong araw. Ayon sa Department of Transportation, ito ay para sa mga pasahero na magbibigay ng kanilang consent o pagpayag at mag-volunteer. Ilalagay ang testing site sa LRT1 stations sa EDSA, Baclaran, Monumento at Carriedo kung saan mayroong bulto ng pasahero. Ayon sa DOTR, target ng LRMC na makapag-test ng at least 40 pasahero mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang antigen testing ay pangunahan ng medical professionals mula sa state lab clinics and diagnostic center. Ang mga magpupositibong pasahero ay hindi pasasakayin ng tren at tutulungang makipag-ugnayan sa kanilang local government units na nakakasakop. Ang mga magne-negative naman sa test ay bibigyan ng free beep card na may minimum load. Bukod sa mga pasahero, sasailalim din sa antigen swab testing ang LRMC station employees. Samantala, as of January 14, nakapagtala ng DOTR ng 27 pasahero na nagpositibo sa kanilang random antigen testing. 8 sa MRT, 3 MRT3, 10 sa LRT2 at 9 sa PNR. Hataw Balita! Nakapagtala na ng COVID-19 Omicron variant ang Ilocos Norte. Sa Facebook post ni Governor Matthew Marcos Manotto kahapon, kinumpirma ng Department of Health ang matagal na anyang suspecha na mayroon ng presensya ng Omicron variant sa probinsya. Gayunpaman, ayon sa gobernador, wala siyang nakikitang dahilan para magpanik o mag-overreact, lalo na't karamihan ay bakunado na laban sa COVID-19. Sa nakalipas na 2 linggo ay sumirit ang kaso ng COVID-19 sa Ilocos Norte. Mula sa 13 kaso na lamang noong December 30,
noong nakarang taon ay tumaas sa 1,003 nitong Sabado, January 15. Hindi na nagbigay pa ng detalye ang gobernador sa pagkakakilanlan ng pasyente na Omicron variant sa probinsya. Hindi anya magpapatupad ang malawakang hard lockdown gaya ng dati. Hataw Balita! Nagpositibo sa COVID-19 si Pasig City Mayor Veco Soto. Inianonsyo nito ng alkalde sa kanyang Facebook page noong Sabado at sinabing nakararana siya ng pangati ng lalamunan, lagnat at pananakit ng katawan. Gayunpaman, walaan niyang dapat ipag-alala ang publiko dahil maayos naman ang kanyang kalagayan. Magpapatuloy rin siya sa kanyang trabaho kahit nasa isolation ng 7 araw. Dagdag pa ng alkalde, matindi talaga ang pagkalat ng Omicron at lahat tayo ay may expose sa variant kaya dapat palaging mag-ingat, palakasin ang resistensya at maging responsable. Makabubuto rin anya na kung may sintomas ay huwag na munang lumabas. Hataw Balita! Nagpositibo sa COVID-19 si Cagayan Gobernador Manuel Mamba at may bahay nito na si Attorney Mabel Mamba. Sa video message ni Gobernador Mamba, January 15 ang magpositibo siya sa RT-PCR test. Naka-admit na sa Cagayan Valley Medical Center o CBMC ang mag-asawa na nakakaranas ng mild symptoms. Nananawagan si Mamba sa mga nakasalamuhan itong magpasuri. Narito ang pahayag ni Gobernador Manuel Mamba. Gusto ko may paalam sa inyo na ako'y nagka-COVID. Pero ako pati ng misis ko was rat test Friday at confirmed ito at PCR noong Saturday. Hataw Balita! Ilang probinsya rin ang nagdeklara na ng suspension of classes dahil sa banta ng Omicron variant at patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita! Suspindido na ang klase ng mga guro at estudyante sa probinsya ng Pampanga mula January 17 to 21 habang sa Bataan mula ngayong araw January 17 hanggang 28. Ito ay kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa probinsya at marami rin sa mga guro at school staff ang nagkakasakit. Nagdeklara rin ng walang pasok ang Rizal mula January 17 hanggang 29. Sa Ginubatan, Albay, idinaan ni Mayor Ann Gemma Onghoco sa social media ang anunsyo ng suspension ng klase sa kanilang bayan. Pribado man o pampubliko, wala muna sa kanilang pasok simula January 14 hanggang 31. Maging ang distribusyon at pagsasauli ng modular learning sa lahat ng antas, suspindido rin. Nagsuspindi rin ang kanilang klase ang bayan ng Piuduran at Daraga simula January 17 hanggang 28. Pero maliban sa klase, maging ang school activities, mapa-physical o virtual, at enrollment, suspindido rin. Sa pinakabagong datos na inilabas ng Department of Health Center for Health Development, Bicol, nasa 645 ang bagong kaso ng COVID-19 sa Bicol. 5,122 ang kasalukuyang may sakit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansal, humahataw. Nanguna si Presidential Aspirant Vice President Lenny Robredo sa mga top spenders o may pinakamalaking nagastos sa Facebook para sa pangangampanya. Ang napipisil sa mga survey na si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos, walang naitalang spending pero may pinakamaraming memes sa nasabing social media platform. Si Lucille Loren, humahataw. Hataw Balita! Sa lahat ng kandidato, mula sa tumatakbong pangulo, pangalawang pangulo at senador, nanguna si Vice President Lenny Robredo sa may pinakamalaking spending o nagasto sa Facebook advertisement. Base ito sa datos ng Facebook Ad Library na nagpapakita ng nilalaman ng Facebook ads, ginagastos para sa ads at target population ng ads. Umabot sa 14.1 million pesos ang nagastos ni VP Lenny para sa Facebook ads sa kanyang official FB pages.
Ito ay mula pa noong August 4, 2020 kung kailan na-activate ang ad library hanggang December 31, 2021. Pinakamarami ang kanyang FB ads matapos siyang maghain ng kandidatura noong Oktubre. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, mula sa volunteers ang perang ibinayad sa mga ads. Sinundan si VP Lenny ni Senatorial Aspirant Senator Sherwin Gatchalian na may 8.59 million peso spending. Presidential Aspirant Senator Panfilo Lacson na may 5.36 million. Senatorial Aspirant Representative Loren Legarda na may 4.79 million. Senatorial Aspirant Senator Laila De Lima na may 2.08 million. Vice Presidential Aspirant Senator Kiko Pangilinan na may 2.07 million. Senatorial Aspirant Senator Miguel Zubiri na may 1.34 million. Vice Presidential Aspirant Representative Lito Atienza na may 1.27 million. Senatorial Aspirant Gibo Teodoro na may 1.17 million. At ang tumatakbong congressman na si Ray Villafuerte na may 1.17 million pesos FB ad spending sa kanyang official FB page. Sa mga presidential aspirants, pumapangatlo si Senator Manny Pacquiao sa top Facebook ad spenders sa kanyang official page na gumastos na ng higit 300,000 pesos. Sinundan ni Labor Leader Calio de Guzman na may 11,500 at Manila Mayor Isko Moreno na nasa 5,000 pesos ang spending. Pagdating naman sa mga support pages, sa lahat ng kumakandidato, top spender sa Facebook ad ang mga supporters ni Lacson na gumastos ng higit 4 million pesos. Pumapangalawa ang mga taga-suporta ni Yorme na gumastos ng higit 3 million pesos. Sinundan ng mga supporters ni na Senatorial Aspirant Adlan Peter Cayetano, VP Lenny at Senatorial Aspirant Mark Villar. Samantala, ang nangunguna sa ilang presidential survey na si dating Senador Bongbong Marcos ay wala pang naitatalang spending sa FB ads. Ang marami sa kanya ay mga naglipa ng meme sa Facebook. Ayon kay Jonathan Ong, Associate Professor ng University of Massachusetts Amherst at nag-aaral ng Disinformation Network, mas nag-invest umano si Marcos sa meme wars at pangangampa niya sa pamamagitan ng political fan group, community pages at micro-influencers sa halip na sa nakasanayang political ads na epektibo sa pagpaparating ng isinusulong na plataforma ng mga kandidato pero maaaring mauwi sa pagiging generic at hindi makatotohanan. Ayon pa kay Ong, sa kanyang pagsisiyasat, maging ang pro-BBM account sa Twitter at private messaging apps, isinusulong na golden era ng Pilipinas ang panahon ng nanungkulan ang kanyang ama. Patuloy din umano nitong inaatake ang tinatawag nilang mga pink lawans o kampo ni VP Robredo. Pero nauna ng pinabulaanan ni Marcos na mayroon siyang troll farms at sinabing ang popularidad niya sa social media ay dahil sa mga tunay niyang taga-suporta. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Lucille Yuren, Humahataw! Hataw Balita! Patay ang isang miyembro ng New People's Army habang nahuli naman ang apat na iba pa nilang kasamahan kabilang na ang dalawang minor de edad noong Sabado ng gabi sa Barangay Sandayaw, Giholngan City, Negros Oriental. Alas 8 ng gabi nang makasagupan ng mga tropa ng militar ang 17 rebelde habang sila ay nagsasagawa ng combat operation sa sumbong ng mga rebelde o residente sa presensya ng mga ito sa lugar. Tumagal ng 5 minuto ang bakbakan at wala namang nasugatan sa panig ng mga sundalo. Nakuha sa encounter site ang isang KG-9 45 caliber pistol at mga dokumento. Hataw Balita! Dalawang miyembro ng New People's Army sa Palawan ang sumuko sa tropa ng pamahalaan. Natagpuan din ang hideout ng makakaliwang grupo sa sitio Bayugon, Barangay Tinitian, Rojas na pinaniniwalaang pagmamay-ari ng isang leader ng NPA na si Sunny Regelio alias Kamigi. Na-recover sa lugar ang M14 rifle, 6 na M14 magazine, isang 9mm magazine at iba pang mga gamit. Hataw Balita! Napatay sa manhunt operation ng tropa ng militar ang sospek sa nangyaring pambobomba sa isang bus sa Alyosa, North Cotabato nitong nakaraang Martes. Kasama rin sa napatay ang tatlo pang kasamahan ng sospek sa Carmen, North Cotabato noong Biyernes. Kinilala ang tatlo sa mga napaslang na sina Noroddin Hassan na pawang kilala bilang emir sa military affairs ng Dawla Islamiyah Hassan Group
Abdonilia Hassan at Abdonhak Hassan sa payag ni Joint Task Force Central Concurrent Head Major General Jovi Max Uy. Sinabi nitong ang pagkapaslang sa nasabing mga sospek ay magsisilbing hustisya sa mga naging biktima ng Mindanao Star Bus bombing. Nakuha rin sa encounter site ang isang M14 at M1 Garand Rifles, mga bala, analog cell phones, solar panels, handheld radios at iba pang subversive documents na may high intelligence value. Matatandaan itong Martes, itinanim ang isang improvised explosive device sa naturang bus kung saan nagresulta sa pagkasawi ng 5 taong gulang na bata habang sugatan naman ang 6 pang pasahero nito. Agad ding nagsagawa ang mga otoridad ng post-blast investigation hinggil sa mga suspect at manhunt operation na nagresulta sa pagkasawi ng mga ito. Hataw Balita! Sinimulan na kahapon ng mga pulis mula sa Batanes Police Provincial Office, ang iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan sa Batanes, ang paglilinis ng mga nagkalat na pumice stone sa dalampasigan ng Maydanib. Ang pumice stone ay pinaniniwalaan ng galing sa sumabog na bulkang Fukutoku Okanoba sa Japan noong August 2021. Napadpad at naiipon sa iba't ibang lugar ang pumice stones tulad sa Batanes. Hataw Balita! Nasunog ang isang furniture shop sa Muntinlupa City kahapon. Nadamay naman sa sunog ang isa pang tindahan at sasakyan nito. Si Mac Cordova, kumahataw. Hataw Balita! Mabilis na nilaman ng apoy ang isang furniture shop sa Barangay Tunasan, Muntinlupa City nitong Sabado. Ayon sa mga saksi, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang furniture shop. Pasado alas 5 ng hapon nang mapansin ng mga tao sa lugar ang usok sa loob ng tindahan at matapos ang ilang saglit ay kumalat na ang apoy. Napansin ko po na may umuusok doon sa kabilang highway. Ngayon napansin ko parang lumalaki yung apoy. Sabi ko, hala, hindi na yan nagsisiga. Ano yan? Sunog yan. Maya-maya, may narinig ka sa ako nung biglang may sumabog. Yung sabi niya, boom, gumanon. Sabi ko, ano kaya yun, sumabog? Tapos bigla nang kumula na yung sa taas. Makalipas ang halos isang oras, naapula ng Bureau of Fire Protection ang sunog. Samantala, nadamay naman sa sunog ang katabi nitong tindahan ng mga bricks at pebbles, pati na rin ang truck na ginagamit pang deliver. Mga gamit ko lahat, sunog. Dito, wala naman sa paggawa ko. Wala. Kasi puro bakal yun. Malaking danyo sa akin. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mac Cordova, humahataw! Hataw Balita! Isang bayan ng Sogod sa Southern Leyte na lubhang nasalanta ng manalasang bagyong Odette sa probinsya. Ngunit makalipas ang isang buwan, ang ilang mga residente rito hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center. Si Cyrix Remanes, humahataw. Hataw Balita! Nananatili pa rin sa mga evacuation centers ang ilang displaced families matapos ang mahigit isang buwang pananalasa ng bagyong Odette sa lalawigan ng Southern Leyte. Dahil sa nawasak na ang kanilang mga tirahan, ang mga evacuation centers sa ngayon ang nagsisilbi nilang pansamantalang tahanan. Sa Sugod National High School, aabot sa 70 pamilyang nawala ng bahay ang hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin simula pa noong December 16. Ang pinoproblema ngayon ng mga evacuees, sakaling paalisin na sila sa mga evacuation center, ang tiyak na matatayuan ng kanilang mga tahanan. Subalit buo ang kanilang tiwala sa tulong at magagawa ng gobyerno. Tulad na lamang ni Joseph Mercado, problema niya kung saan tutuloy kapag dumating na ang panahon na paalisin na sila sa evacuation center. Ayon kay Joseph, hindi na sila maaaring bumalik sa dati nilang tinitirhan dahil delikado sa tuwing bumabagyo. Ang ilang pamilya naman, pipilitin pa rin anilang bumalik sa dating kinatatayuan ng kanilang bahay sa kabila ng panganib dahil wala naman silang ibang mapupuntahan.
Pahayag naman ng lokal na pamahalaan ng Sugod, pinagpaplanuhan na nito ang pagtatayo ng relocation site na paglalagyan ng mga residente na nakatira malapit sa coastal areas. Subalit wala pang malinaw na pahayag kung kailan ito mauumpisahan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula dito sa Sugod, Southern Leyte, sa Eric Extremanes, humahataw. Aabot sa 500 pamilyang apektado ng pananalasa ng Bagyong Odette mula sa Southern Leyte ang napagkalooban ng tulong ng Members Church of God International. Si Alan Manansala, humahataw. Biro ang dinaranas ngayon ng ating mga kababayan dito sa dako ng Kabisayaan. Dahil bukod sa pangambang dala ng pandemya, pilit silang bumabangon matapos ng pananalasa ng malakas na bagyong nagdaan. Makalipas ang halos isang buwang pananalasa ng Bagyong Odette, bakas pa rin sa dakong ito sa Sugod, Southern Leyte, ang malaking pinsalang iniwan ng bagyo sa kanilang lugar. Tulad ni Nanay Aurelia, wala pa rin maayos na matitirhan mula nang mawasak ng bagyo ang kanilang maliit na barong-barong. Wala pa. Yung ano lang, yung mga ganito. Mga relief. Wala pang pira. Ganito rin ang mapait na sinapit ng tahanan ni Nanay Rowena. Kumapon. Pagkain at tubig naman ang hinihinging tulong ng ilang evacuees na nasa Sugod National High School hanggang ngayon. Tapos yung bahala na lang yung ano yung kaunting tulong nila para makapagtayo ulit kami. Bahala na yun, basta yung importante sa amin yung pagkain. Kasi walang-wala talaga eh. Kaya alalahanin ng kapitan kung paano matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Maraming bahay na ano nasira. Total damage, may 30 total damage kami rito. At saka yung mga bahay na nawala ng bubong, hindi namin consider na total damage, is partially damage lang yun. So, lahat dito nangailangan talaga ng konting tulong. At para matugunan ang pangunahing pangangailangan ng ilan nating mga kababayan, masayang nagtulong-tulong ang mga kapatid upang makapagbigay ng 1,500 mga yero kasama ang iba pang mga materyales na kailangan sa paggawa ng kanilang mga nasirang bahay. Mahihirap din lang ang karamihang members ng Church of God International, ang MCGI. Nagtutulong-tulong lang po tayo para yung mahihirap na mga kapatid, meron silang kasiyahan sa kanilang kalooban na makatulong din sa kapwa mahirap. Mahigit 600 mga kababayan din ang ating napaglingkuran sa isinagawang MCGI feeding program. Namigay din tayo ng mga grocery items bilang relief goods mula sa MCGI free store. Upang ipadama ang lingap at pagmamahal ng Diyos matapos ang matinding kalamidad na nagdaan. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos, Nay. Salamat. Salamat po. Salamat. 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 Sa kabutihan ng Diyos sa atin, sa mga biyayang bigay ng Diyos sa atin,
na dapat kahit papaano, kahit tingkakaunti, pag yan napagsama-sama, ay nakakatulong ng malaki sa ating mga kababayan. Kaaliwa ng kapatiran ang paggawa ng kabutihan. Pagmamahal na natutunan sa banal na kasulatan. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Unang Timoteo, Kapitulo 6, Versikulo 18. To God be the glory! Salamat sa Diyos sa saganang pagkakataong ipinagkakalob niya sa MCGI para makatulong at maabot ang ating mga kababayang nangangailangan. At batiin lang natin, Lala, yung mahigit 4,000 nakatutok sa atin live sa YouTube at sa ating mga sa ating Facebook account, mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350 at nanonood sa atin sa UNTV 37. Salamat po sa inyo. Sana'y patuloy po ang inyong pagsuporta sa Hataw Balita Pilipinas. At binabati din natin ang isa sa mga suki at masugid nating taga-subaybay si Daniel Valdez ng Happy 47th Birthday at Happy Sabbath Anniversary naman kay Brother Alex Tejones at sa aking nanay, belated Happy Birthday, Nanay Cherry. Ayan. At Lala, day 6 na, mamayang gabi, mamayang alas 7 ng gabi, yung nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI na napapanood sa official MCGI social media accounts. At syempre, inaayahan din po namin kayo na makiisa sa aming pong Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes. Alas 9:30 po yan ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Habol ko lang, Brother Andy Tamon, Happy Birthday. Ayan, request ni Brother Christian Lopez. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Subaybayan din po ang 24/7 live streaming ng mga programa ng UNTV sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Juan Kapitulo 7, Talatang 24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 17 sa buwan ng Enero 2022. Sa ngala ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Lelaine Moreno. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan at lagi po sana nating tandaan sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Hanggang bukas kung loloobin po ng Panginoon. Maraming salamat po.